Ayan na, nasimula na. Sige, Para naman ito, lahat kayo mukhang mukhang tokwa. Nadi-depress ka, Miguel? Hindi naman po. Ba dapat ma-depress ka? Si maganda ka lalaki. Cute ng baby mo. Tapos engineer ka, laki na sweldo mo. Ha? Favorite ka ng boss mo. Favorito pa naman. Mas bigla mong na-imagine sa mind mo ngayon. Nangingisay ka. Ha? Hindi ka makahinga. Depression ang katapat niyan, tol. Ha? Si Simon naman, ha? Yung mga pwesto niya, yung mga ganito, yung mga expectation niya, yung mga kinuwenta na niyang kikitain niya. Nasara lahat. Sa summer. Diba? Mabayad utang sana. Mabayad utang, makakasave pa. Kakatulong pa, ganyan, biglang magmauwi sa zero. Zero, oh yeah. Negative pa. Si Billy naman, yung kanyang pagiging Schwarzenegger, yung kanyang ang katawan niyang puro abs. Diba? Mawawala na yan. O, pagka tinamahan ka. So, ano, anong palagay niyo? Sa panahon ito mo, anong pinaka number one na kinatatakutan ng tao sa buong daigdig? Yung kamatayan. Hindi lang yun mo, yung bago yung kamatayan, iwanan mo yung pamilya mo. Diba? Idadamay mo yan mamaya. Diba? Okay, ikaw ang idadamay. Kasi isa lang yung, ano, yung madali. Diba? Ito dito sa pesting ito. Diba? Ma-imagine mo na yan. Nakitang-kita ko yung Miguel. Oh. Diba? Na-imagine ni Miguel kung anong magiging kinabukasan. Paano na yun mo? Paano na yun? Ganyan-ganyan, di ba? Ganyan. O, siyempre, ang pantakibutas, gospel, yun. Pero yung gospel na yan, kapag gamon, hindi talaga, ano yan, validated. Talaga magdududa ka. Ang gagalingan ng depression yan, di ba? Imaginin mo man, bigla kang tumama sa loto, yung walang COVID muna. Noong araw pa. O kaya, bigla na wala yung COVID, tapos bigla kang tumama sa loto. Okay? At tapos, alam mo na, pera yan, okay? Mm-hmm. Palagay mo, masaya hindi? Masaya. O, halimbawa, pwede mo na i-claim bukas. Oo. Okay? O, anong feeling mo mula ngayon kang bukas? Ay, excited ko yan. O, halimbawa, binata ka at may maganda kang kasintahan doon at first date nyo. Mm-hmm. Ha? Yung bago yun, wala kang iniisip kundi siya. Yung alam mo na, na-imagine mo yung ganda niya, ganito, ganyan. O. Tapos in love siya, in love ka sa kanya, ano? Eh, malarosas ang paligid. Excited ka, hindi? Sobrang excited. Lalo na pag ikakasal na kayo, tama? Malarosas ko yan, paligid. O kaya, halimbawa, may election. Bigla kang nabalita mo sa Comelec, nanalo ka. Ay, ganda. Excited ko yan. O, yung feeling na yun, na winner ka, yung ecstasy ng nung in-expect mong ano, meeting na yun, di ba? O yung yaman na makukuha mo ron, power, fame, and glory. Di ba? Anong ibibigay sa'yo nun? Siyempre kuya, dadala excitement. Ay di, lalo na mga libang may sakit ka, libang cancer o kaya kung ano namang mga terminal diseases niya. Tapos mayroong biglang na lumabas na doktor, kaya gamot na, eto, ganito lang, ganyan, walang bayad, pasok ka lang dito sa machine na to, paglabas mo ron, perfect ka na. Mm-hmm. Ah, yung buhok mo, lalong kukulot yan. Palagay ko kuya. Poging-pogi ka, wala ka lang wrinkles, wala ka lang ano. Laka ng hypertension, diabetes, ala. Perfect ka. Ano, palimbawa may machine na gano'n. Ay, napakasaya, kuya. Di ba? Napakasaya nun. Napakasarap nun. Oh, halimbawa, matagal na hindi nagkikita-kita ng pamilya mo. Ha? Tapos ikaw pinalad ngayon, yung iba, hindi naman nag-iirap. Tapos biglang may nagtawag na reunion. Naku, payabangan yan nun. Di ba, excited ka kahit saan kalupalop ng daigdig, uwi kayo. Nakikita mo yung nanay mo, tatay mo. Mga kayo kapatid mo, mga, di ba? Payabangan kayo, tama? Mayaman ka, ganyan. Di ba masarap yung reunion na gano'n? Masarap. Palagay mo, ba't ko sinasabi ito? Kasi kuya, nang hinahanap talaga kasi ng tao. Yung ano, kasiyahan, kasarapan. Kasarapan. May barkada ka. Bago kay sweldo. Kaya, alam mo yan, di ba? Ito, pangkaraniwang senaryo lang. Tapos Sabado nights. Sabado nights, di ba? Punta kayo sa lugar na malamig. Okay, lahat malamig. O di ba? Yung feeling na gano'n, no? Napakasarap, ganyan. Tapos walang problema, wala kasabit, walang gano'n, di ba? Wala kang kaso, walang ganyan. Ay, bago kang ano, SUV, ganyan, di ba? Ah, kahit na SUV lang, huwag na yung Lamborghini. Kahit na. Ano, feeling mo? Parang laging bagong ano ko eh. Ay, yung mga ganon. Laging bagong paligid. Hindi kaya ito nagbibigyan ng depression sa mga tao ngayon mo sa buong daigdig. Halimbawa,
nagpapasa na ng ano to, ng sa board, yung bar, yung anak ko, ganyan. Tapos biglang namatay. Biglang yung nangangarap na magulang, biglang namatay. Di ba, napaka-traumatic niya? Yung mga expectation na ganito, kaya ka nag-abroad, ganito, ganyan, ganyan. Tapos biglang mawawala lahat yun. Sarado yung kumpanya, sarado yung ganito. Walang makalipad na aeroplano, ganyan. Hindi ba napupunangin yun? Yun ang reality ngayon eh. Sabi yata ni sila, fiction yan, okay? Ewan ko kung yun ang ibig sabihin ni sila, fiction lang nangyayari. Which is sa isang banda, tama. Pag tumingin ka sa eternity, wala naman to eh, di ba? O pero itong year and now na to, itong pangyayaring ito, di ba aminin natin, yung damdamin ng mga tao, marahil hindi na tayo. Magamit tumisyan eh, nababakas din sa mukha natin yung takot, di ba? O yun na lang mga tao sa sanlibutan ngayon, huwag natin i-lolocalize ang ating pananaw, Miguel. Anong feeling ng mga nasa Italia ngayon sa Rome? Doon pa naman yung ano mo, seat of religious power, di ba? Alangay mo, yung city on the seven hills. Tama? Asa doon pa yung ano? Di ba? Yung France, di ba? Political power, yung America, di ba? Tapos na tayo sa China. Tapos, o pero, ito mo yung malalaking bansa na yan, mayamang bansa. Sila na ay nadidepress ngayon eh. Si Miguel pa. Pero ba't di ka nadidepress yata, Miguel, ha? Di ano po na, si. Positioning din sa isip po eh. Tsaka yung sa pinapaniwalaan mo eh. Yung validation nga kasi ng faith mo na kahit makovid ka man ngayon, para ka lang kumurap eh. Pag kurap mo, ayun. Lahat ng sinabi natin kanina, tumama ka sa loto. Yung excitement na nakakibat doon, hindi yung loto. Yung manalo ka, di ba? Namit mo yung pinakamamahal mo. May reunion kayo, di ba? Mas bago yung katawan mo. O di ba? Ayun ba yung nasa isip mo? Ayun po, pwede. Kasi pwede, pero kami siya nagpa-apply ano yun, nawawala yan kapag Disipin, Coliseum ko ng manukan eh. Doon matik yun eh. Yung pintas mo, nakabaligtad yung cross, kaya siguro yung agimat mo, eh, may malas sa ulo. So, ikaw Simon, anong isayin mo? Ako eh, pertem na darating yung ganyan. Tulad, ito ngayon, very obvious yan kuya, hindi man local. Na sinasagad ko na ko yan, talagang kahit wala man yung COVID-19, talagang doon nauwi ang tao. Masyado lang talagang obvious ngayon. Pero nung araw pa, nandiyan naman na yung cancer, nandiyan na yung aksidente, nandiyan na yung mga minsan ni natetano ka lang, o kaya yung kung minsan ni na uminom ka lang, natiko ka. Yan, uminom ka lang ng tubig, so, natiko. Given yun, given. Given. Pero ngayon kuya kasi, obvious talaga yung buong daigdig. Walang ito na yung threat talaga, yung opo, maximum mayaman, danger na yan. Mahirap, wala nang pinipiling estado sa buhay. Wala naman sila din, kahit bilyonaryo, namamatay kuya dahil wala rin silang gamot. So naniniwala ka na hindi na biro-biro ito, talagang may kinalaman na yung mga forces na hindi natin nakikita, alam mo, Satanas. Ako naniniwala ko kuya. Mo? Very obvious kuya na gawa ni Satanas to. Gawa talaga ni Satanas yan. Yung corona, 666 yan. Opo. 666 talaga. Sa Facebook eh. Ito'y hula na ni Nostradamus 1551 pa raw eh, di ba? Yung ano, queen, corona, yung ganyan, twin numbers, 2020, mga ganun, plagues, ganyan. O, pero alam mo, ano lang yan eh, kumisan nagkakataon lang. Pero ano ba talagang tiyak? Yun nga, mamatay ang tao, di ba? So, Mon, minuni-muni mo na ba ng mas malalim kaysa mga nakaraang pagmumuni-muni mo nung wala pa yung COVID-19? Kung talagang itong pinapaniwala natin eh, talagang may talam. Opo, kuya. Talagang ano mang mangyari, ito yung pag-asa talaga. Opo, kuya. Na death, burial, resurrection, ascension, Pentecost lang. Opo. Okay. Muni-muni mo na ba, ano, Miguel, nakapagkatuwing nasa ano ka, makakausap ka mga kaibigan na hindi naman naniniwala sa'yo. At ang mga argument nila, kumisang convincing kasi sila, rational, logical, historical. Pero yun pala, yung mga itis. Yan, hindi mo kamukha ng pananampalataya. Nakuha mo yun? Na commission, nire-review mo yung sinasabi nila, di ba? Tama din, pero mababaw eh. Kasi po yung, ang endpoint nga, kapag ka dito, ang paradigm mo lang, dito ang daigdig na to, which is napakaliit eh. Mag-worry ka talaga sa lahat. Pero ang ibig sabihin, Miguel, yung lahat ng paradigm, o kaya worldview sa buong daigdig, sama mo na yung religion, sama mo na yung Christianity. Di ba hindi naman talaga nag-o-oper yan? Ang konkretong sagot sa problema ngayon ng buong daigdig? Wala. Yung mga doctrines? Wala. Di ba? So, dito yata lalong titingkad yung ating pinapaniwalaan, di ba? Di ba, sabi natin, kailangan mamatay, living. Literal, by faith. O, hindi kaya sinasabi lang ng Panginoon ngayon. Total, alam dami niyo alam, sabi niya.
i-review niya ulit, i-review nga niya ulit, ha, niya, yung mga nakaraan niya mga episodes sa YouTube, lagi niyong dinidin. Yung kailangan namatay kayo, literal, nilibing literal, kasi nga yun ang requirement. Oh, yung sinabi na, sinasabi natin, indispensable requirement na yun, okay, requisite. Ang kailangan makita ng Diyos sa atin na namatay tayo, nilibing. No? Meron ba namang namamatay at patay na tao at nilibing? Inulit to sa COVID-19? Ha? Tom Miguel? Wala po, wala. Oh. Ito ba namatay na nilibing? Yes, kuya. Oh, meron ba namang tao rito sa daigdig na kamukha ni Jesus Christ na may divine at human nature dahil sa gospel? Ang natatakot dyan sa COVID-19? No? Wala. Wala dapat. Wala po. Si Jesus Christ ba kung nandito, takot sa COVID-19? Hindi po. O yung Diyos naman ba kung nandito, takot sa... Hindi po. Lalong hindi. Una, hindi siya sakop ng ano, ng history na 6,000 years. Yung, si Kristo nga, hindi. Yung Holy Spirit lang gano'n, di ba? O, hindi nga sakop yung Holy Spirit. Ang sakop yung katawan na yan, no? Opo. O, yung si Jesus Christ hindi masakop. Tatawanan lang niya yung anong COVID-19. Di ba? Ilang demonyo lang, ilang masamang espiritu lang yan. Nagmumultiply. Kasi marami naman talaga yan. Yung Diyos ay malalo na. Yung universe ng mga universe. Ibig sabihin, yung taong kinaroroonan ng Holy Spirit mo, tulad nyo, tulad ko, tulad ni Bill. Eh yan ang medyo kumisyan eh. Di ba? Eh, merong hindi ganong matibay na posisyon kung sino talaga siya. Pero pag alam natin hindi naman talaga, di ba sumalangit na tayo? Yan ang faith eh. Yan ang faith. Ito sana yung gusto kong pag-usapan ng malaliman eh. Kapag kung nandito lang si Rolimon, tatalakayin ko ng malalim ito eh. Kasi sa internet, ito talaga yung problema. Yung talagang absolute truth. Ito na nga, yung absolute truth niya yun. Ito, nagkakamatayan yung mga tao. Diba? At ang absolute truth pa rin, ayon sa Diyos, ayon kay Jesus Christ, ay yung Holy Spirit, yung katotohanan. At ang katotohanan na yan, nasa inyo, nasa akin. Na sinasabi naman, maliwanag, kahit na nung nandito si Jesus Christ, na kung saan, nasa kalagayang may Holy Spirit ng Diyos. Sabi niya, huwag niyong katatakutan. Diba? Yung pumapatayan ng katawan, o kaya naman, na hindi naman kayo kayang patayin yung buhay dyan sa loob mo, yung soul, spirito, na kung saan, nagbabago lang yung katawan nun. Pero itong katawan nito, nag-mutate to. Alam mo, parang virus. Kung itong mga virus na ito nag-mutate, very proud pa itong mga mutation na ito. Di lalo na tayo. Di ba? Kaya lang yung sa atin, mutation na positive. Maganda. Alam mo yan, Miguel? Yung bagong katawan. Yung katawan ito eh, sandali lang ito eh. Ika nga, ito yung talagang ibig sabihin ng hiram na katawan mo. Hindi talaga atin to. Kasi tayo, tingalangit. At yung spiritong nandito, at nakasama ng spirito natin, ang layunin lang, eto, sabihin natin sa mga tao, lalo na sa mga panahon ngayon na napaka-extreme ng panganib na mamamatay sila. Di ba? Tayo. Okay? Na pangatawanan na to. Itong pag pinaniwala mo yung gospel. Ayos ka na. Nakuha mo? Opo. O, yung assurance ng buhay na walang hanggan, meron ka. Kasi nga, yung kinaroroonan ni Jesus Christ, na walang takot sa COVID, saka yung Diyos naman, nasa atin. Ano mangyari? Alimbawa, meron tayo, alimbawa, mamatay tayo man. O, di ba? Ulitin natin, yung inano natin doon sa last episode natin. Andun ka sa ICU. Kaya wala ka man sa ICU, nandiyan ka lang sa tabi, nagkalat na yung mga bangkay dyan. Kasama tayo doon. Puno na sila eh. O, lahat ng pangarap natin, gumuna, tanggap na natin na talagang tayo mamatay. Okay? Anong kaiba natin sa mga taong namamatay na iba dyan? Wala. O, hindi kaya dapat magdiwang tayo? Kung hindi tayo makakilos kasi nanginginaan tayo, hindi kaya yung load natin dapat nagre-rejoice. Bakit? Eh kasi... Kailangan natin igigit ngayon eh. Kailangan mag-rejoice yung mga nakikinig sa atin. Pero hindi yung rejoice na parang peke. Yung pasalamat sila parang peke, mamaya-mamaya, mukha na naman silang kabayong nangaba mukha. Boring na naman. So, kung tunay ito mo, talagang dinanan natin to. Okay? Hindi kaya ang pinaka-finest moment mo, alibaba, mangyari sa atin to, Miguel, yung mamamatay ta. Eh, yung moment na yun, na talagang nag-iingalo ka, mamatay ka, nasalip mo, murahin mo yung nakaraan mo, yung ngayon tayo mo sinisisi, pati Diyos. Di ka dapat magdiwang. Ito sinasagad natin, ha? Assuming na makakarating tayo dyan, bagamat ang alam ko, hindi itutulod ng Diyos. Na kung itulod niya, edi wow. Pero ito nga, pag tinulod ng Panginoon na itong katawang ito, mawala na, kasi gusto na niyang palitan ng maganda, perfect. Ayaw mo yun? Ayaw natin yun? Pero dumarating, aminin nyo, sa ating mga kainaan, kumisang dumarating yung
takot. Okay? O, di ba? Opo. Bakit? Kasi nangunguyapit tayo eh. Dito sa daigdig na ito, nakagisna natin. Kala natin ito, ito na lahat-lahat itong laman. Diba? Kaya nga pinapadinay ng Panginoon yan eh. Diba? Yung wag lalakad sa laman. Kasi darating at darating yung mga ganitong mga sakuna, mga panganib. Diba? Na kailangan, na i-practice mo talaga yung pinaniwalaan mo. Kasi yan ang totoo. No, yung kamatayan, hindi ubra sa atin. Kasi ang mga Christian, hindi na mamatay. Sabi niya, Mor, kanina umaga, pag-gising ko, tinignan ko yung cellphone ko. Sabi niya, nalulungkot po ako, yung totoo, umiyak ako. Bakit ako? Napanaginip kong namatay kayo. Namatay daw ako. Ako, sinagot ko agad. Kasi malungkot. Ako, totoo yung panaginip mo, Mon. Amor, ako talaga naman namatay na ako. Dahil sa gospel, okay? Pero sa kabilang banda, baligtad yan yung panaginip. Kasi ako, hindi ako mamamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Matulog, pwede. At gusto ko siya na rin matulog. Kasi matagal na akong puyat. Okay? Yung matulog na tinutukoy ko, Mon, yung mamatay. Itong katawan, mawala na. So, nakuha mo yung ibig sabihin. Sabi ni Amor, ang lalim. Sabi niya, yun sa Kapampangan. Okay? Ano yung ibig sabihin ko ron? Well, kuya, totoo naman na yung panaginip niya, kuya. Baligtad. Baligtad kasi nga, kuya. Hindi mamamatay, kundi matutulog. Parang hindi matanggap na mamatay ako. Ako kasi inuna mo yung uli. Ako hindi ako naniniwala, kuya, kasi na mamamatay kayo. Oh, pero matulog. Matutulog. Yung kamatayan sa labas. Opo. Yung kamatayan pwede, sa labas. Pwede, hindi. Yung sa labas. Sa atin, hindi pwede yung, kuya. Hindi, yung mamatay tayo, mamatay na matulog. Tagamitin natin yung terminology nila, kuya. Pwede po. Pwede, di ba? Magamas sa atin, tulog yun. Kaya yan ang excitement ko muna. Opo. Yung pagdating ng Panginoon Jesus, tsaka yung makamamatay ka, na ang tawag ng Bible, tulog. Naku, minsan, pinananakot ni Satanas sa atin. Pero yun pala, yun ang ating boundary para makuha na yung ating benefit. Yun yung boundary. Yun. Ngayon ito, tingnan mo ha. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng mga tao dito, kundi man lahat, karamihan mo. Umaasa sila. Mahirap mayaman. Doon sa pangako ng gobyerno, na 5 to hanggang 8,000 yata yun. Wala masama ron. Pera din yun, di ba? Makakaligtas ang buhay. Pero, Mon, konting halaga lang yun. Yet, natutuwa na sila. Maligaya na sila. Good. Ito, hindi 5 million to, Mon. Hindi 5 billion tao, no, na walang lungkot. Wala na sakit. Wala nang problema. Wala nang luha. Yet, ang pagitan lang, Mon, 5 minuto lang. Wala pa yata. No, wala pa. 4 minutes nga lang, kuya. Alam mo, inaaliw ko yung mga nangikinig sa atin. Hindi ko sila tinatakot. Okay? Kasi ito yung totoo. At saka ang mirap nito, baka hindi mangyari ito. Baka biglang mawala itong ano mo, itong virus na to. At babalik na sa normal na naman ng kaisipan yung mata. Hindi naman sila matatakot. Baka itong sinasabi natin, mawala na naman na sa isa. Inano? Yung warning natin matagal na napagandaan yung kamatayan. So far sa ngayon eh, good, di ba? Baga matibil sa kamila. Good. Bakit? Pinag-iisipan na ng mabuti ng mga tao kung anong mangyayari pagkatapos nitong kamatayan na ito. Kasi pwedeng tamahan. Yung mayaman, yung mahirap, yung nag-aral, yung hindi. Kita mo? So, 2 yung kinatatakutan ko, ha? Yung baka mamaya, hindi maintindihan ito sinasabi ko. Okay, naintindihan. Ngayon lang, mamaya, wala na naman. Kasi maranaig na naman yung chismis sa labas. No? Yung mga fake news. Alam mo yung fake news? Na ito yung buhay. Alam mo yung genuine news? Hindi itong buhay. Yung kabilang buhay na inianda ng Panginoon noong araw pa. Lagi niya sinasabi sa atin, di ba? Hindi kayo tiga rito, tiga langit kayo. O ngayon, dahil ano lang yun eh, surface deep, skin deep lang sa atin yun, yung pain. So pagka dumarating yung ganito, medyo pati yung mga anak ng Diyos na nagugula, di ba? Natitigating, natitipress. Pero dapat ba tayong ganun, no? Hindi po. Ito para sa mga nagkikinig sa atin, ha? Nakuminsan, nagtatapang-tapangan na lang, okay? Lahat tayo, biktima niyan. Pero mo, merong pag-asa. At kung totoo yung pag-asa niyan mo, hindi mo nanaisin yung ano. Anong nanaisin mo? Hindi tumama sa luto? Alam mo, tumama sa luto. Normally speaking, sa daily. No, tumama. Yung magkaroon ka na napagandang ganito, ganyan-ganyan. Oh, yes. Dilan, bahay, pamilya, asawa, lahat na. Okay? Hindi mo nanaisin yan? Nanaisin. O, pero ano ba itong sinasabi natin pangako? Hindi ba? Multiply mo ng billion-million yun? Wala pa yun? Wala pa yun. Ito na yun. Sa isang kisap mata, magkakaroon ka. Ano yun? Death. Death. O kaya rapture. Alam ba sa Catholic doctrine, tatanungin mo yung mga Catholic sa labas, ang rapture mo ang death. Okay? Ang death rapture. O, palagay mo, walang element of truth dyan? Meron. O, ito na nga eh. Kung ako'y Catholic at alam ko itong death na to, any moment, pwede mangyari. Ha?
Hindi. Alam mo bakit? Narinig ko sa radyo. Tuwing mami-amiya nagpe-pray. Kaya Catholic, Protestant, Born again, lahat nagpe-pray. Tama? Okay. Alam mo mang pinagpe-pray nila? Mawala yung COVID-19. COVID-19. Ano yung ibig sabihin nun? Ha? Ayaw mamatay. Alam mo bakit? Talaga namang kakatakot mamatay sa kanila. Kasi hindi sila sigurado na sila ibubuhayin magulit ng Panginoon. Tama? Eh kayo. Yung mga nakikinig sa atin, natitiyak ba nyo? Hindi. Dapat na meron tayo yung pag-asa natin, sigurado na meron kang napakagandang kinabukasan. Sigurado. Na ang pagitan, kamatayan na okay ang pagdating ni Jesus. Sigurado. Dapat tayo matatakot. Yun pa naman ang message natin. Yun ang susi para makuha mo lahat yung hindi makuha rito sa daigdig kahit sino ka pang billionaire. So, ba't natatakot sa mga tao? Wala sila noon. Hindi nila ito alam. Hindi nila ito kinarir. Pati tayong mga naniniwala dito, kung minsan, pag in-examine yung sarili, di ba? Natatakot. Baka kasi, hindi pa talaga natin naintindihan yung namatay ka ni Libing. At sumalangit ka natin, buhay mo lang dito, temporary lang, anumang oras, ha? Pwedeng mawala kasi nga, babaguyin na ng Panginoon yung katawan na. Ayaw niya yung katawan na yan. Hindi naman niya dinesign yan eh. Okay? Ang dinesign niya yung walang hanggan nating tent doon na kaya katawan, tahanan. Di ba, Miguel? O, natatakot ka pa ba, Miguel? Hindi na. Atapang atao. Ikaw, Simo. Atapang atao. Ikaw. Atapang atao. O, pero paglabas niya doon sa gate, aduwag nga tao. Lagay ako face mask. Ay, wala. Tama ilang yun. Mag-ingat pa rin. Ayaw nating makadamay sa iba. Pero, wala pa naman tayo sakit. Wala. Inaano lang natin to, in-anticipate lang natin. Psychological lang po eh. Oo, madalas yung mga tao, kumisang may psychosomatic disease yan. Kasi nga, narinig lagi sa radyo, ganyan. Oo, tama lang yung warning na yan. Kaya lang, kumisang pag sobra Miguel, pati yung mga anghel natatakot. Okay? So, anong gagawin natin mo? Kuya, panindigan talaga itong doctrine. At saka yung practice nga na ang boundary talaga para makuha nga natin yan, eh, talaga yung death barrier. Tama. Pero hindi kaya sinasabi rin sa inyo, sa akin ng Panginoon, tsaka sa mga nakikinig, na huwag mahalin ang sanlibutan ito at mga bagay na andito. Tama din po. Ngayon, na-examine na natin sa real natin, di ba? Okay? Sabi nga ni Billy kanina ako, hindi na ako, kung ako sa inyo, hindi na ako magpo-post ng ang ibig sabihin ni Billy, alisin na natin yung focus sarili. Focus natin doon sa kapatid na nangangailangan. Kasi kung gusto natin makahipon pa ng kayamanan sa langit, mag-ano tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. At ang paglilingkod lang talaga, yung paglingkuran. Yung mga kapatid na may Holy Spirit ni Kristo at saka ng Diyos, na nag-iirap. Okay? Yun nga, yung kanina umaga, nandito si Boy, kasi siyempre, naghahanap ng pagkain, ganyan. So, ako Boy, hindi kaya mas maganda para matiyak natin na talagang tayo, totoo. Na kakainin na lang natin, bibigay pa natin. Sa mga, marami kahit hindi natin kapatid. Yung madama nila na sa ganitong pagkakataon, dahil di tayo magsalita, di tayo mag-witness, mag-preach, madama nila kung ano yung pag-ibig na nasa atin. Yung kakainin mo lang, kakainin mo na, ibibigay mo pa. O siyempre, masakit yun sa atin, di tayo kakain, ibig sabihin nun. Pero napakasarap. Alam mo si Boy, mayak-yak yun. Abubula ko, nabumula yung mata. Kasi nadarama niya yun eh. Yung kauli-uli ang saglit ng buhay mo rito, nakapaglingkod ka sa Diyos. Parang alas. Huling barahan na. Barahan na alas na, ano yung diamond ba yan? Alas sa diamond. Na napatunayan mo sa Panginoon na mahal mo siya. Kung paano kami minahal, binigay ang bugtong niyang anak para mamatayin para sa atin. Pinakita mo nitong lingaraw, ikaw ngayon na may spiritong kamukha niya nung nandito siya, ibibigay mo rin ang buhay mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong bigas, ng iyong ulam doon sa kapitbahay mo nagugutom. Tama? Palagi ko, higit na mas marindi yung patutunan yun kaysa sa 1,000 sermon mo. Kaya witnessing na sinasabi natin na dumadayo tayo, lumalayo tayo para lang makakuha ng atensyon ng mga tao para masabihan ng gospel. And yet, ito na yung pagkakataon natin, Miguel. Yung makita nila talaga kung ano yung pinipreach natin. Ano yun? Gospel ng resulta pag-ibig ng Diyos. Kapag gaganon mo, isipin mo yun ha, yung diba, takot ka mamatay, pero binigay mo yung ano, yung lahat ng buhay mo sa kuli-uli ang yugto ng buhay mo. Binigay mo sa mga nangangailangan. Nasa utos ng Panginoon sa atin para patunayan natin talagang totoo tayo. Di ba napakasarap? Di ba napakasarap? Tingnan mo yung mga bayani. Tingnan mo yung mga istorya ni Narizal ng mga taong mga ibinuwis ang buhay nila kahit hindi si Jesus. Di ba? Tinalungkot nila yung mamatay sila alang-alang sa bayan. Tinalungkot nila yung mamatay alang-alang sa kanilang mga lasing buhay. Hindi!
enjoy nila yung legacy nila yun. And yet, pag sumasamay mo lahat yung mga bayanin niya sa pundagdig mo, dapat hindi pwede i-compare sa atin. Kasi ang pag-ibig ng Diyos na pinamalas niya sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo doon sa Kalbaryo, yung gospel, eto nga yung layo na niya, iligtas tayo. So ngayon, eto yung chance natin, magligtas tayo. Paano tayo magliligtas? Paano tayo magniningning? So, may posporo ka dyan? Wala. Subukan mo sindihan ngayon, tingnan ko kung may dating. Wala. Meron, wala. Wala. Pero maami ang ating gabi, pusikit ang dilim. May dating. Ay, meron po. Meron. Pag may buwan, di gano. Okay? Pero pag wala yung buwan, lalong magniningning yan. Kahit na kukuti-kutitap yung posporo natin o kaya yung kandila. Tama? Ito na yung pinakapusikit mo. Na kasaysayan ng daigdig na to, locally, nationally, internationally, na pwedeng ipakita natin. As an individual, as a group, yung pag-ibig natin. Una, katulad nung last episode, alisin yung takot. Kasi yung takot galing kay Satanas. Galing yan sa kapananampalatayang salat, doon sa talagang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. Gets mo? Amen. Parang yung intellectual assent lang yan pagka natatakot tayo. Gets mo yan? Sa ngayon, kailangan natin ng tapang mo. At ang Panginoon, siyempre, ang presensya ng Panginoon, yan ang tapang eh. Hindi yung wala yung danger o panganib, lagi nandyan yan. Dapat talaga, nandyan ang presence ng Panginoon. Tama? At nandyan ba wala? Nandyan. O, kailangan patunayan natin yun sa ating mga kausap. So Miguel, anong last word mo? Dahil mamamatay ka na mamaya. Yun nga po yung sinabi niya, yung maging ano, liwanag sa pusikit na kadiliman ngayon. Na ang pagitan nga talaga ng takot sila. Anong papakita mo? Katapangan. Katapangan. Gusto mo sila, ano ipapakita mo? Kakontento ka. Kabaliktaran ng ano? Kabaliktaran lang nangyayari ngayon sa buong daigdig. Dapat. Pero ito man, lahat tatapusin natin dito. Ano mang mangyari? Kaya ito'y mawala o manatili, kahit na next year pa o ilang taon pa. Okay? Pag gagawin mo, matay na tayo. O pero, anong sayo mo mo? Tatagal ito, hindi? O wag na yan, yung buhay natin, tatagal o hindi? Hindi rin po eh. Hindi rin. Mabubusan ang resources ng gobyerno. Hindi tayo pwedeng lumabas kasi nandiyan pa yung virus. At pag lumabas, yayarin tayo ng virus. So anong pinaka-best? Di ba gospel lang? Gospel. Wala, gospel wala, lang. Wala, walang pupunta. May solusyon ba yung economic, social, political na obsession ng tao na umangat pa ang daigdig? Wala. Una, ang tao talaga namamatay. Ang daigdig, magugunaw. Ang universe, magugunaw. So ngayon pala, sinasampulan na tayo ng Panginoon. So sa ngayon, nagsara yung mga sinayan, nagsara mo rin yung mga studio ng mga television, nagsara yung pati simbahan nga eh. Simbahan, lahat ng mga yan mo, may santo-santo rin sa loob, ina-idol na mga tayo, mga hip-hop, mga ina-idol nila yung mga artista sa ganito, sa Hollywood nga. Asan sila ngayon? Wala na. Eh? Asan ang mga live show? Asan ang mga ina-idol na mga tao ng mga basketball stars? Sila mismo may COVID-19. Hindi tayo natutuwa doon. Ang sinasabi natin ito, hindi kaya sinasabi lang ni Lord. Pagka pati yung mga politiko sa buong daigdig na mga big time tulad ni Prince Charles, nagkakaroon ng COVID-19. Hindi kaya sinasabi ni Lord. Itigil-tigil nga niya yung kaibahan niyo. Okay? Yung pag-idol niyo ng mga bagay na hindi dapat malin. Kay bagay kay tao, di ba? Ako lang, sabi niya. So, magmuni-muni na kayo. Alam mo, kahit anong gawin nilang prayer mo, muni-muni. Wala rin kasi hiwalay nga sila sa Diyos. At tayo makapagbabalik sa tao sa Diyos, eh itong gospel. Tayo nga lang, napakahirap na paniwalaan hanggang ngayon na ito yung sagot. Kasi nakikita mo, kahit saan nagpe-pray yung mga tao. Di ba? Okay, sa TV, sa radyo, mami-ami yan, nagpe-pray. Di ba? Sa internet, Diyos na nangasahan. Yung maitis, nagkukunwari lang na, kunwari, titibay nila, pero sa totoo lang, sa loob-loob nila, bukas makalawa, mamatay kami, tatamaan kami ng virus na to. Nag-worry din. So ano yung, Miguel, ano yung pinakamatibay nyo yun? Gospel lang? Gospel lang. Hindi reliyon, hindi ano-ano may tayo ng, yun lang tanging kamatayan ng Panginoon Jesus. Yung pagkalibing niya para sa atin. Yung pagkabuhay, magulit niya, pagkakit sa langit para magkaroon tayo ng bagong kalikasan. Ito na yung vaccine, yung virus. Tapos yung Pentecost, bibigyan ka pa ng divine nature, katiyakan, seselyuan niya, ano man mangyari mga anak, huwag kayong matakot. Kaya mabuhay, kaya mamatay, sigurado ko kayong kukunin at dadalhin sa akin tahanan, may bago na kayong katawan, may bago na kayong buhay, doon din na kayo masasagi ng anong pamang virus dito.
At huwag kayong magtataka, baka pati yung virus na kinatatakutan nyo, hindi man kayo malapitan. Okay? Kasi kung yan eh, galing man, kung yan yung totoong sinabi ko kanina, galing sa mga espiritu yan, di ba? Pakanalan ni Satanas. Hayaan kaya ng Diyos yan. Maral, kung hayaan man lang yan, tulad ng mga naunang Christian, eh nakabuti pa sa kanila. O, pero, kay buhay, kay patay, dead or alive, wala tayong talo. Lalo na kayo, namumurong gusto yung pagdating ng Panginoon Jesus. Ayaw ko lang ganang i-stress ito. Kasi baka mamaya biglang magbagong isip ng Panginoon, tulad ng ginawa, tulad nung araw, kung minsan nagbabagong isip niya, nung panahon na, nung bagong bahali no, di ba? Negatively speaking. Baka ngayon naman, pagka nagbagong isip niya, alalaan mo nung nag-preach si Jonah. Sa Nineveh, pagkatapos ng 3 days, 3 nights yung sa loob ng siya ng isdang malaki. Ay, nagsisi yung Nineveh. Eh, mahalay mo, baka may mga tao ngayon naantay pang Panginoon. Kasi after all, ito yung sinabi niya sa Peter. Hindi siya dumarating kasi gusto niya magsisi pa yung iba. Mahalay mo, pagkatapos nito. Ah, itong, ang effect nito, magsisi yung mga tao. Eh di wow, di ba? Maglambat na tayo ngayon. Maglambat tayo. So, dumating ang Panginoon, hindi darating, panalo tayo. Pag hindi siya dumating, mamamatay tayo mo, panalo. Panalo pa. Pag dumating siya, panalo rin. O kaya manawala yung COVID-19, hindi pa siya dumating, panalo. Ang dami pa nating may liligtas. So, tatlo yun ha? May talo? Wala palang talo, eh ba tayong malulungkot? Ikaw, siguro ka, nakikita ko si Mon, nung araw, nung wala ka pang Panginoon eh. Mahilig ka sa perya-perya. Ang sarap kayo nananalo. Ikaw rin, mahilig ka sa manok. Di ba napakasarap yung feeling na nanalo ka? Yes. Kaya nakaka-addict yan eh. So panalo tayo o hindi? Uniulit ko. Panalo. Ah, no, nasa atin ang huling para. Yes. Okay. Sige, yun na lang.